Hey guys, welcome back to my channel and welcome back for another video. And again, this is Maestro Kelbong, your teacher, your vlogger teacher, whatever you want. Basta vlogger teacher, yun na yun. Araw na ito, nakita nyo naman sa aking caption dyan sa ating, the title of our video ngayong araw na to, unboxing. Pero syempre, kailangan natin lagyan ng twist yan. So, sasagutin natin yung mga katanungan na matagal lang nandyan po sa ating, ang tawag nito, yung pambungad na video. Hindi ko pa nagagawa kasi yun, so pasensya na po kayo. Ano po. But before anything else, before tayo mag-start, if you are new to this channel, so please consider subscribing to my channel, Maestro Kelbong. Hit that like button and of course that notification bell para, well, kailangan yung all para ma-update kayo ng mga bagay-bagay na ginagawa natin sa buhay kung may pakialam kayo. Ano yun? Okay? So first, maraming salamat din po sa pag-subscribe niyo po sa ating channel. Kunting-kunti na lang po, aabot na po tayo ng 1,000. Tulungan niyo po ako na ma-reach po yan before po ng birthday ko. Kailan kaya yun? But anyway, eto nga po, hawak-hawak ko po yung ating i-unbox. Galing UK? Lalaman natin yan kung saan ba galing itong box na ito. Okay, matagal ko nang hinihintay ito eh. May nag-sponsor po sa atin ng bagong condenser. So tingnan po natin ang laman ng ang box na to. Diba, condenser po siya. Pero hindi ko po alam kung ano pong itsura. Basta ang sabi lang sa akin, may bibigay ako na gift. Sana magustuhan mo. So ito na, na-receive ko na nga po. So from the UK, shout out po sa aking ating sponsor, aking kapatid at kuya, pinakagwapo at pinakamabait na kuya yan, si Kuya JB from the UK, United Kingdom. Kasama niya si Ate Cyril dyan, ang kanyang puting may bahay. Maraming salamat sa inyo for this gift. Yes, thank you so much. I really really do appreciate this one. Sana yung mga iba dyan, ha? Knock. Ayan, so bago po natin, habang binubuksan po natin itong box na ito, syempre sasagot po tayo sa mga katanungan. This is yung hashtag Tanong Kelbong. Ito po yung mga nakuha po sa Facebook, sa mga nag-PM po sa akin at doon sa Instagram. So inipon ko na lang po yung pinaka, kasi almost pare-pareho. So pasensya na po, but definitely you are part of the question, okay? So unahin po natin, habang binubuksan po natin, syempre, ito todo na natin. I'm excited, syempre, hawakan. Okay, so bubuksan na po natin ito. Well, kung titingnan nyo po, nakapack po siya sa garbage bag. Hindi kaya trash ito. So, ito na nga. So, unang tanong po natin, ito po galing po kay Tintin Ortiz. Ang sabi niya, Tay Kelbong, single po ba kayo? Wow! Amazing! Well, a few months ago kasi hindi ako single, taken ako. Single pero taken. Pero ngayon, wala na. Ganun talaga. Choice ko yun eh. Choice or curse. Pwedeng both. Pero single po tayo. We are single. Ewan ko ba, nagkaroon kami ng yung parang vocation week last time. Single blessedness yata ako ah. Okay, thank you so much Sintin for your question ah. Next po tayo. Ang sabi dito ni Mr. Lansing. Yan. Si Mr. Lansing, very close po yan sa akin. Okay, ang sabi niya sa akin, paano ang buhay English teacher? Paano nyo ini-enhance yung knowledge nyo sa English? Like, do you read books? Gasm. Or do you watch movies? Well, bilang isang English teacher, it's very important na you have to equip yourself with the different skills being an English teacher. Siyempre, kailangan magaling ka din sa lahat.
Although we are not perfect kasi eh. But for me to enhance my knowledge in English, I need to keep practicing. Siyempre, pag-aralan yan. If you want to be expert, okay, if you want to be an expert in your field, you have to study hard. Ayan. You have to study hard. So you can watch movies, you read books, you listen to English songs or American pop songs. And you try to speak in English all the time, di ba? Yun naman kasi eh. But definitely, habang mga bata pa kayo, you will have a lot of or more chances to you know, practice English. Kasi nga, syempre, English is the medium of instruction dito sa Pilipinas. And English is a second language in the Philippines. Okay? Thank you so much, Mr. Lansing. Let's move on to the next question. Ito kay XVI. Underscore Jeb. Hi sir, ano po ang nag-post sa inyo para ipagpatuloy ang YouTube channel? To be honest, hindi ko naman it was not a plan for me to do vlogging. Kasi nga, it's not my... Siyempre, marami akong ginagawa eh. However, due to the pandemic, dun nag-start yung drive ko to create or continue my YouTube channel. Ayan, so tingnan nyo po. Nakarap po siya sa bubble wrap. Alam nyo ba, ginunting-gunting ko pa, pwede palang ganito. Okay, ayan na po siya. Okay. So, this is a professional recording stand microphone. Ay, Shopee! Sa Shopee pala. Okay. So, yun nga, ang nag-push po sa akin para ituloy yung YouTube channel ko is because, dahil sa pandemic kasi walang magawa nung time na doon lang tayo sa bahay and so forth and so on. But anyway, yes. Another question. Galing kay Landokan Ray. Ano ang gustong-gusto mong ginagawa sa buhay at bakit yun ang gustong-gusto mong ginagawa? Marami akong gustong gawin eh. And I'm doing a lot of things. Volunteer work, nagmamanage ng cafe, doing online classes, I travel, I do some exercise, nag-jog, di ba? Ito yung mga bagay na syempre kailangan, you know, when you reach your age at, you know, 30s na, magbabago na yung takbo ng buhay mo eh. Because you will have more options and you will have more freedom. So, kung gusto mo talagang, you want to do more about your life, you just go with it, you know, as long as you are happy. Di ba? Thank you so much, Ray. And next question, galing naman kay Jeric Tenaza, one of the best, producers yan, no? Mga batang producers. Sino ang crush mo, sir? Sino ang crush ko? Oh my God, pwede bang sabihin dito? Nako, hindi ko alam, paano ba yan? Well, yeah, I've got a lot of crushes. Marami akong gusto. Pag sinabi mong crush kasi, hinahangaan mo yung tao. Pwede, si Jeric kasi magaling yan eh. So, pwede mo siyang maging crush, di ba? Kasi, hihangaan mo siya dahil sa galing niya. Pag sinabi mo kasing other means of crush is like, you like the person. I mean, intimately. Siyempre, meron din tayo niyan, di ba? Basta, maganda siya. Magaling. At, simple. Matalino. Pero hindi ko na sasabihin kung sino kasi nakakahiya. Baka kung ano-ano. Baka i-bash ako dito. May jowa kasi yun. Sorry, Jerica. But yes, definitely. May crush ako. Sa school. Secret lang yun. Okay. Next question. Sabi ni Kevin Sabado. Oh, I miss Kevin. Okay. Kung magkaka-advisory class ka tang, anong grade and section at bakit? Well, ngayon meron na akong advisory class. Yun na yung St. Jacques Bertu. St. Jacques Bertu? Bertu? Yes, grade 11 po ya, Humes. Actually, ang preferred ko sana na advisory yung HE. Kasi mahilig akong magluto-luto. Ganyan. Parang marami akong matutunan dun. However, okay lang din naman na Humes. Kasi I can work with the talented young people in terms of literature, yung mga pagsusulat and so forth and so on, di ba? So, I'm happy pa rin naman sa Humes. Okay. Next, thank you, Kevin. Si BB wants to fight. But to BB wants to fight. Sir, paano ang mag-vlog? Nako, maraming paraan ang pag-vlog. But of course, you need to have a very good editing app.
ginagamit ko Kinemaster, meron din yung CapCut, meron yung Vlogstar and so forth and so on. But if you really want yung high-end na editing app, kailangan gumamit ka ng Premiere, yung Adobe Premiere yung pinakamagandang gagamitin kasi matindi yun. But you start with introducing yourself, what your niche is, kung ano yung forte mo dun sa pagbablog, music ba, or mga kalokohan, or tutorials. Depende, mag-isip ka ng magandang pwede mong niche. Okay, thank you so much. Next, ito. Ang sabi ni Sir Jim Baradi, anong pangalan ng jowa mo sa... Oh my gosh, paano ba ito? Sabihin ko ba? Basta merong J sa pangalan. Yun. Basta may J sa pangalan. Basta maganda siya. Hindi masyadong katangkaran. Simple lang. Basta may J yung pangalan niya. Yun na yun. Ha? Hindi mo rin naman kilala. Hayaan mo na yun. Thanks, Sir Jim. Then we have kay Amy Lynn. Okay, I could observe that you are also a teacher, now a vlogger. That's true. How do you manage your time, or how will you manage your time, especially soon you will go back to work as a teacher? Yes, thank you so much, Miss Amy Lynn. To be honest, syempre nag-start na po ang klase natin. Ang hirap po talaga ng pinagdadaanan. It's really difficult. This situation, this pandemic is really crazy. It's giving us a lot of pressure and stress. But, you know, we are already here. And I can say that, you know, despite the pandemic, we are surviving a lot. And then we are fighting against it. Kaya, just fight. You know, we can manage the time if we want to. Okay, just stay focused on what you do, prioritize some things that you need to prioritize one at a time, and then you will get there, definitely. Okay, thank you. Next, we have Marisa Morales. Kay Miss Marisa, Maestro, magbigay ka nga po ng tips paano pumayat. Ah, hindi ko pong sagot nyo. Paano nga ba pumayat? Magjowa ka tapos makipag-break, ganon. Oo, magjowa ka, tapos makipag-break yun, papayat ka. Ay! So, guys, ito po yung laman ng box. So, meron po siyang, ito po yung mic niya. Ayan, ay! Ganito lang pala. I was thinking it's really big. Okay, ito po yung mic. Okay. And then, meron po siyang, ayan. Meron po siyang, ewan ko ba to, foam? Basta po foam. Okay. And then, ayan. Meron po siyang mga ganitong bagay. Takabit ko po. Hindi ko po alam kung paano po gagawin. May manual naman. Okay, habang ina-ano natin yan, let's go to the next question. Ang sabi dito, sir, what inspired you to create your vlog according to a question from Miss Geraldine Malado? Ayan. Maraming bagay ang nakaka-inspire talaga para mag-vlog. Unang-una, kasiyahan ng tao. Because if you're a vlogger, a funny vlogger, your purpose is to bring happiness to everyone. And also, information. Kasi gusto ko talagang mag-inform. Okay? I want to inform people. I want to give, you know, I want to share my knowledge and my happiness to others. So yun, kaya I always create my vlog. Okay, ito po yung stand, a little bit of the stand. Okay, next question na po tayo. What makes you feel happy, angry, sad, and excited? Well, very good question from Miss Betty Flynn. Yes, what makes you feel happy, sad, angry, and excited? Well, unahin natin yung happy. Mga tao din naman sa paligid, family of course, and friends, and the things that you love doing for yourself, that makes you feel happy and excited at the same time. Kasi if you are able to do something else that you really love doing, then definitely you will feel excited and you feel happy. But what makes you feel angry? Ewan ko ba, may mga tao talaga na very inconsiderate and very insensitive. That makes me really feel angry. Kasi they don't know how others feel. And they just don't care about it. They're just being too insensitive.
And then what makes me feel sad, actually one thing is when I learned that my crush has somebody else already. What can I do, right? That's really sad. That's really, really sad. Yung feeling mo mag-isa ka lang and nobody loves you. Sometimes it feels like that. You have that kind of, you know, when you do some reflection by yourself. Yeah, sometimes you feel so sad about it. Kasi you try to reflect and realize a lot of things. Ayun. Okay. Thank you so much, Ms. Betty Flynn, for the question. Next question na po tayo. Kay Uncle Romy Torres. Sir Kelbong, tanong ko lang. Kailan naman ang love life mo? Ay nako, parang mababaak na tayo. Mababaak na tayo. Oh my God, I don't know exactly. Love life, you know, true love waits. I mean, true love comes anytime or it happens anytime and it happens to anybody else. I don't wait for true love anymore. Meron nga yung mga kinakasal or they find their true love at a very late age. And it's okay with me, you know, kung matatagpuan ko yung true love ko after 30 more years, then why not, you know, that's true love. But, you know, sometimes I feel asking, choice ko ba talagang maging single o curse na talaga? Ewan ko ba? Oh, this is our sound card. Live sound card, mga kaibigan. Okay, wait lang, inom muna ako. Nescafe, baka naman. Next question na po tayo. Ito kay Ma'am Lorna Camille Mina Anchiera. Or chocolates, explain. Oh my God, it's crazy. Can we do both? Ewan ko. Siguro chocolate muna. Eh, very ano tayo eh. Very conservative. Wow, conservative. Ewan eh. Paano kung wala kang jowa? Paano ka magkakaroon ng tit? Diba? So chocolate na lang muna kasi wala naman tayong jowa eh. Wala pang jowa. Okay? Thank you, Ma'am Camille. Ito naman kay Lainey Speros. Tips to become an English teacher. Una, piliin mo munang mag-aral ng education, you get English as your major. Okay? Pangalawa, after graduation, advice ko lang, it's okay to take the LET or yung licensure exam for teachers, that's fine. But if you really want to improve your English skill, magturo ka either online sa teaching English as a second language sa online or you apply in an ESL company. Kasi doon nahasa din yung pag-i-English ko eh. I was not very good in grammar or pronunciation before. But thanks to my training in the ESL field, yung mga schools na pinanggalingan ko, it's really awesome. And a lot of trainings, okay? A lot of trainings you would be able to take IELTS, TOEIC, TOEFL, TESOL, and so forth and so on. And then equip yourself, okay? With more skills, additional skills, hindi lang sa pag-aaral. You need to apply as well. Yon. Okay? Kaya mo yan. Gusto mong maging English teacher, you can do it. Okay? Kasama din natin ang additional part to that. Ayan. Okay, ito yung cord niya. Okay? At syempre, next question na po tayo. Kay JC Labusnog. Sir, anong part ko sa kasal mo? Ay, parang wala. Ikakasal ba tayo? Hindi, kung kakasal tayo, anak, ano na lang, siguro, ano ka na lang, abay. Abay tilamisa, ano? Ay, ano ba to? Okay, whatever. Okay. Hindi, basta kung ikakasal tayo, I will inform you, I will let you know, I will give you a card. Definitely, okay? Thank you. Next, kay Sam Yun, sang Koreano. Sir, may kaibigan ka ba sa Korea? Marami, anak, marami. As in, I have a lot of Korean friends, from children to old people. Yan, marami. Okay? Siguro, may mga ilan lang sa kanila na medyo mayayaman talaga, nakakaangat. And one actually is, like I always say, yung member ng isang K-pop group sa Korea, yung VAV. Search nyo si Lo,
he was my student before, or who happened to be my roommate, and we became really, really close. I taught him how to play the guitar and how to dance. Yeah. And yes, so if you want to see their performances, just click here. You can see there some of the performances of BAB. Ayan, o, yung BAB. Yan. Pakinggan nyo yung music nila. Maganda rin naman, di nga lang sila sikat sa Korea. A little bit sikat sa Korea. And also, they performed in the Philippines before. Nag-guest sila dun sa kay Tito Boy Abunda before. Tito! Tito Boy! Baka naman. Okay. Marami akong kaibigan sa Muni. Ikaw din, Koreano ka din naman, but you are my student. Okay. Ayan. Galing naman kay Darion Flores ang tanong niya, what keeps you going and how do you motivate yourself? Nako, always think positive, anak. You always have to promise that you can do everything that you can. Yun. So, just keep going. Push lang ng push. Kahit na madapa ka pa dyan, do not let dapa to become something that will make like your downfall. Kailangan bumangon, di ba? And just keep on going because only you can do everything. Alangan naman na ako, di ba? Ako talaga. Yes, be motivated with optimism and with love of the things that you do in your life, with your craft, di ba? And kay Chucky Cholo, paano mo napagsasabay ang pagtuturo at sidelines mo? Mahirap eh. But if you really want to do a lot of things in your life, syempre kailangan importante may priority ninyo, di ba? Kung alam mo yung priority mo, you would know which one to do first. Ito ba or ito? Then from that time, you can say that you would be able to manage your time properly. Okay? Ayun lang. So, magkakasabay, pero make sure that you still have time for yourself. Kagaya ko, di ba, nag-jogging ako, I go for hiking and so forth and so on. Just for healthy mind, healthy lifestyle. And syempre, time management, very important yan. Okay? Kasama din po sa ating box ay ito. And I was really expecting a headset na ganun, headphone, pero ganito lang pala yung binigay nila. And then, these cords. Okay? Next question. Kay Sam Michael, ay na! What is your best asset? Asset? Hindi ako asset ah. Asset, baka kung ano-anong asset yan. My best asset siguro may pagiging kalok. You know? Because I can make people happy all the time. So isang malaking bagay na yun sa akin na I can be able to make people happy. That's the biggest asset. Wala man tayo mga sasakyan, mga richness or whatever, but we have the mind, the heart, and the soul. That is the biggest asset that you can have. Awesome! Ay na! Okay? And kay Sir Al Barde, sino-sino mga nagdaan sa buhay pag-ibig mo? Ay nako! Walo, friend, walo! Walo! Sino-sino? Sino ba? Marami eh, papangalanan pa sila? Huwag na lang! Nakakahiya naman. Pero seriously, yes, I've had a lot of relationships before. Natuto rin ako sa mga bawat relasyon na yan. Kaya, nasasaktan lagi. Okay lang, maging single, basta huwag nasasaktan. Ah! Thank you so much, Sir Al, for that wonderful question. Napaka-showbiz. Ito, kay Kuya JV, ayan, yung nagbigay po sa atin ng ating recording stand microphone. Love life? Nako, Kuya, later na lang kasi busy ako. Then, kung meron may gusto dyan, okay, why not? Go on. Okay? Next, kay Abby Dandef naman, tips para pumayat katulad ng tinanong ni Ma'am Morales kanina, no? Well, mag-jowa, makipag-break para pumayat, ganun! Hindi, syempre, you control your eating, it's very important, and then you work out, you exercise, ganun yun. Bawal magpuyat, minum na maraming tubig, you eat vegetables and fruits, huwag masyado sa carbs. Yun naman yung ano eh, pero ako lumalaki na kasi yung chan ko eh. Basta mag-jogging kayo para pumayat kayo, maganda yun. And then kay Ma'am Amalia Naval, sir, pang ilan ka na anak na Ate Marcy? Si Ate Marcy, yung nanay ko po yan, si Marcy.
Pang-apat po ako, ako po yung nasa gitna. We're all seven in the family. Si Kuya Maui, Kuya Jason, Kuya JB, ako, si Makmak, si Karen, at saka si Daphne. So ako po yung pang-apat. Yan. Ang pinaka-youngest namin, 26 or 27 years old na siya. Ang oldest namin, yung eldest namin, 40 plus na. 44, 45 siguro ganun. 43, something like that. Early 40s. Okay? Ayun, wow, natapos yan ang mga Q&A natin. Maraming salamat po sa panunood. And I hope that I was able to answer all of your questions. And I hope that I would be able to use these things already para naman makita ko kung paano nga ba ito. Maraming salamat po kay Kuya JV once again. Gagawa po tayo ng bagong channel para sa mga covers po natin. Yan. So, papangalanan po natin yan na Kelvin Covers. Oh, Kelvin Covers. So, may nagpapa-shoutout po. Shoutout po kay Ray Allen Rivera. Yan. Anak-anak ko po yan. Shoutout din po kay Lance Rabo, si Luis Christian Corpus, si Vin Pataksil, si VJ Dakanay. Sino pa ba yung mga nagpapa-shoutout? Si Daryl. Si Daryl Lee. And sino pa ba? May nakalimutan yata ako ah. Yun, yung mga nagpapa-shoutout. Jester Aliping. Who else? And to all my students there, maraming salamat for subscribing all the time. Okay? Ayan. So, anyway, Sean Jerome Palabay, yan. Okay, so don't forget to subscribe if you are new to this channel. Please subscribe. Gawin po natin 1,000 subscribers na para push na ang ating channel for monetization. Help me. Please help me do the views, okay? Maraming salamat po and take care, stay safe, and I'll see you again on my next vlog. Salamat! This is Maestro Kelvong.